mga papogi, meron po tayong good news tungkol sa national ID po natin. Sa ngayong darating na Setyembre, magkakaroon po tayo. Welcome back to my YouTube channel, mga papogi. Ako nga po pala si Romeo. At sa mga bago pa lang sa YouTube channel na ito, huwag niyo na pong kalimutan pindutin ang subscribe button at yung bell button para ma-notify ka sa mga susunod na videos or sa mga susunod na vlogs na nagagawin ko. Oo mga papogi, meron po tayong good news tungkol sa national ID po natin. Ngayon ng national ID. So, paano ba natin makukuha ito? Kailan ito makukuha? Anong process? Ano ba nilalaman ng national ID nito? Paano ba natin i-access? Or paano ba yung bayad? Mga ganon. Maraming mga katanong kung paan natin kukunin. National ID starts in September. Opo, totoo po yan. Meron na po tayo national ID tulad po ng mga ibang bansa. Meron din silang mga national ID na kung saan pwede mo na pong gamitin itong ID na to kung saan mga ahensya ng gobyerno or mga public agencies. Pwede mo po siyang i-access tulad ng CSIS, Pag-ibig, PhilHealth, sa GIR, sa mga ganun, sa mga ahensya ng gobyerno. Pwede po natin gamitin itong national ID na to kasi ito lang po yung mismong authorized ID natin sa buong bansa. Ganun. So, ayan. Hindi po ako eksperto sa balita po nito pero nalaman ko lang at saka gusto ko lang bigyan kayo ng mga ideas kung kailan, kung paano, panlalaman ng national ID na ito. So, eto po. Nandito po yung national ID example. So, meron po dyan pangalan, merong name mo, kasarian, birthday, kung saan yung address mo, or saan ka pinanganak. Ito po yung examples. Meron pong picture, tapos meron po yung number mismo ng national ID mo sa taas. So, Republika ng Pilipinas, pambansang pagkakakilanlan. So, yun. Simula Setyembre, maaari na pong kumuha ng national ID, valid ID po ito. Pagkuha ng national ID requirements po ay ito. Pakicheck po natin dito. At sa September 2019, start na po iyan. So, sa tingin ko mabilisan lang po yung pagkukuha ng or mabilisan lang yung process siguro yung ng national ID na to patulad ng mga ibang IDs national. So ano po yung requirements? So requirements po ay sumusunod yung PSA certificate of birth tapos marriage certificate if married na po sila. Pero po, sa kung personal, so dapat po personal yung pagkuha natin ng national ID kasi wala na pong proxy or yung iba mismo ang kukuha ng ID mo. Kaya dapat lihiti mo ikaw mismo sa sarili mo ang kukuha ng national ID mo na ito. Saan po natin pwedeng kunin sa mga sumusunod na government agencies? Makukuha po natin siya sa PSA, sa SSS, sa GSIS, sa COMELEC, sa Pag-ibig, sa PhilHealth. At para naman sa mga Pinoy, sa mga overseas Filipino workers, mga OFW, pwede po sa OWWA at Philippine Embassy po sila kukuha ng national ID po na ito. Ang kagandahan po kasi ng national ID, hindi na po kasi tayo mahihirapan pa kumuha sa wallet natin, yung isa-isa,
So ito, itong ID na ito, minsan pag pumunta sa pawn shop, kumuha tayo ng mga pera or sa mga iba't ibang mga private businesses or private sectors. Pag hinihingi tayo ng ID, di ba mahihirapan or nahihirapan tayong mabigay ng ID kasi hindi nila tinatanggap yung ibang mga ID tulad ng PhilHealth, hindi nila tinatanggap yun minsan. Tapos yung pag-ibig, hindi nila tinatanggap minsan. Gusto nila yung legitimong ID daw ko, no? Tulad ng driver's license, tulad ng police clearance or NBA clearance, yung mga ganun ID. Minsan choosy sila, choosy talaga yung mga iba't ibang sectors sa pag-accept ng mga IDs or identification card. So itong ID na to, pwede na po natin gamitin sa kung saan po natin maaaring gamitin. Ayan. Don't forget to hit like and subscribe, follow me on Instagram and Twitter, and subscribe and hit the bell button. Bye! See you next time.